Ang kwento kong ito ay naranasan ko mismo at naitampok na ito sa iba't ibang paranormal channel, lalo na sa Rated K, Gabi ng Lagim. Nangyari ito noong 2007. Isa nga pala akong dating paranormal activity vlogger at kasama ko rito ang best friend ko na si Sky. Story time. Ako nga pala si George. Nang mga panahon na to, nakatira ako sa tita ko sa Thailand. Tapos nagpa siya akong umuwi ng Pinas, doon sa probinsya namin sa Iloilo. Kasama ang best friend ko na si Sky. Matagal na kami magkaibigan ni Sky. Mga bata pa lang kami, 7 gulang pa lang, magkaibigan na kami ni Sky. Pero bago kami umuwi ng Iloilo, dumaan muna kami ng Nueva Ecija para kamustahin ang pamilya ni Sky. Pero pagkalipas ng ilang araw, ay umuwi na kami ng Iloilo. Pagdating namin ng Iloilo, sinalubong na kami ng mga pinsan at ng mga tito ko. Sakto't kakauwi lang din ng isa kong pinsan na si Ron, galing ng Dubai. Nang gabing to, nagkayayaan kami magpipinsang mag-inuman. Ako, hindi pinayagan ni Sky dahil sa aking hyperthyroidism. Kaya naipagkwentuhan na lang ako sa kanila habang nagiinuman sila. Sa katabing bahay namin, may 2 hektara yung lupa na hindi ko alam na may malapalasyong abandonadong mansyon na pala ang nakatayo doon. Usap-usapan sa lugar namin na may isang pamilyang pinatay at hindi pa alam kung sino ang pumatay sa mga yon. Hanggang sa panahon na to, wala pa rin nahuhuling sa larin. Nang malaman ko ang kwentong to, medyo na-curious ako, pero binaliwala ko muna yon dahil nagkakasiyahan pa kami. Pero habang lumalalim ang gabi at nalalasing na ang mga pinsan ko dahil sa alak, yung pinsan kong si Ron hindi na nakatiis at umihi na siya sa malapit na bakod ng malaabandonadong mansyon na katabi ng bahay namin. At sa pwesto kung saan siya iihi ay tanaw na tanaw niya yung mansyon na yon. Maya-maya, bigla na lang nakita ko na papalapit na siya ulit sa pwesto namin. Dahan-dahan ang lakad nito, hinayaan lang namin kasi lasing na. Pero tinanong ko yon, "Ron, okay ka lang ba?" Hindi niya ako sinagot at nakatulala lang siya. Pero nagulat kami dahil pag-upo niya, biglang tumulo ang luha niya. Naanimoy may nakita siyang ikaiiyak niya. Hinaplasan ko kagad ng pulbo yung likod niya. Tapos bigla na lang siyang sumigaw ng malakas at natumba siya sa kinauupuan niya. Binuhat namin siya papasok sa loob ng bahay para mahimasmasan. Maya-maya, habang nasa loob na kami ng bahay, biglang may narinig kaming malakas na sigaw mula sa labas ng bahay. Dali-dali naming pinuntahan ni Sky yon. Nakita namin ang kaibigan ng pinsan ko na si Prince. Pagkita namin doon, nanginginig yun sa takot na nakaharap at nakatingin sa malaking bahay. Paglapit namin doon, hindi na nito nagawang masara ang zipper niya at hindi na siya makausap. Nakatulal at umiiyak lang siya. Ang ginawa namin, inalalayan namin siyang pumasok ng bahay. Wala naman kaming napansin na kakaiba sa paligid at kung bakit nagkaganon sila. Nagpa siya na kaming pumasok sa loob ng bahay para asikasuhin yung dalawa. Pero makalipas ang ilang oras, mukhang naging maayos naman sila at nakatulog na sila. At matapos to, natulog na rin kaming lahat. Kinabukasan, nagkwento yung pinsan kong si Ron na may nakita siyang taong nakaitim na nakasabit patiwarek at wala yung ulo. Nung makita raw niya yon, parang nanigas yung katawan niya na parang may malamig na hangin ang umihip sa kanya. At ayon kay Prince, yun din daw yung nakita at naranasan niya nang umihi rin siya sa tapat ng mansyon na yon. Matapos ang pangyayaring to, nagpa siya si Ron na umuwi na muna ng Cavite dahil hindi niya malimutan ang nangyari sa kanya at iba raw talaga yung pakaramdam niya sa tuwing napapatingin siya sa abandonadong mansyon. Matapos kong malaman ang kwento nila, kinausap ko kagad si Sky. "Sky, pwede natin gawing content sa vlog natin yun." "Sigurado ka ba dyan? Parang nakakatakot yung mansyon na yan." "Yun nga yung maganda eh. Mas nakakatakot, mas maraming viewers." "Baka naman matrespassing tayo dyan." "Hindi yan. Sabi ng mga tito ko wala raw nakatira dyan. Pinabayaan na raw ng pamilya ng may-ari yan. So ano, game?" "Tara." "Ready mo na yung camera natin. Excited na ako sa Gabi ng Lagim. 8 PM, papasukin natin ang pinamagatang The Haunted Mansion." "Mukhang masaya to." Pagpatak ng 8 PM, pinasok na namin ni Sky kasama ang 3 barkada ko na sina Jay, Bats at Carlo. Mga taga dito lang din sila sa amin. Bago kami tuluyang pumasok sa loob ng mansyon, nag-iwan kami ng nakasinding kandila sa pintuan mismo ng mansyon. Habang nasa baba kami ng mansyon, wala namang kakaibang nangyari sa amin at wala naman kaming ibang nararamdaman. Kaya nagpasya na kaming maghiwa-hiwalay. Hindi pumasok sa isip ko na huwag pabayaang mag-isa si Sky. Dahil dayo lang siya sa lugar namin. Nawala sa isip ko dahil na-excite ako sa mga posibleng makita at maranasan namin sa mansyon na to. "Mukhang walang kakaiba rito. Kung maghiwa-hiwalay kaya tayo." "Tara, game." "Sa second floor ako." "Ako, dito na muna ako mag-iikot-ikot." "Kaming 3 sa fourth floor. Di namin kaya mag-isa eh. Nakakatakot." "Sige lang, simulan na natin to. Sumigaw lang kayo pag kailangan nyo na ng tulong." Habang naglalakad-lakad ako sa may second floor,
Natapat ako sa isang salamin at napansin kong parang may taong nakatayo sa may gilid ko. Hindi ko pinansin yon dahil akala ko anino ko lang yon dahil sa flashlight na nagre-reflect sa salamin. Pero maya-maya lang, dahan-dahan ko nang napapansin na parang dalawa yung anino ko. Hindi ko pinakita yung takot ko, kaya ang ginawa ko, nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Hanggang ilang minuto lang ang lumipas, nakasalubong ko si Jay. Bakit ikaw na lang? Nasaan na yung dalawa? Umuwi na sila Carlo at Bats. Hindi na raw nila kaya. Takot na takot raw sila. Parang may kakaiba raw sa bahay na to. Bakit? May nakita raw ba sila? Oo, lalaking nakaitim na pugot ang ulo. Hindi nyo nakita ng pinsan ko rito. Tara, samahan mo ako. Balikan natin yun para makuhaan ang video. Nang bigla kaming nakarinig ng isang malakas na sigaw na galing sa first floor. At galing yung sigaw na yun kay... Sis, kayo na! Bilis! Halos magkanda hulugulog na kami sa pagtakbo pababa. Pagdating namin sa baba, wala na si Sky. Napansin ni Jay na may umiilaw sa dulong bahagi ng baba ng mansyon. George, tignan mo. Tara, puntahan natin. Pagkita namin sa umiilaw na bagay na yun, ito yung camera na dala ni Sky. Saan siya nagpunta? Hindi ko alam. Sky! 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 Nilibot namin yung buong first floor, pero wala kaming nakitang bakas ni Sky. Hindi na maganda ang pakaramdam ko. Mukhang may mali na rito. Anong ibig mong sabihin? Hindi na lang basta multo to. Tara, lumabas muna tayo. Humingi tayo ng tulong kila Tito. Dali-dali kong tinawag sila Tito at ang mga pinsan ko para hanapin si Sky. Pero sa ilang oras naming paghahanap, bigo kaming makita ang kaibigan kong si Sky. Mukhang wala na rito ang kaibigan mo. Ano bang ginawa niyo rito? Bakit iniwan mo mag-isa yon? Alam mo namang dayo lang siya rito. Hindi ko na naisip, Tito eh. Sigurado ba kayong walang tao rito? Oo. Oh, kung may tao rito, di sana lumalabas yon. Inabot na tayo ng madaling araw, kakahanap sa kaibigan mo. Balikan na lang natin siya mamaya pag may liwanag na. Sige, Sky, nasan ka na? Lumipas ang dalawang araw ng paghahanap namin. Wala pa rin kaming Sky na nakita. Sumuko na rin ang mga pinsan ko sa paghahanap sa loob ng mansyon na yon. Dahil wala talaga kaming makitang bakas na magdadala sa amin sa kinaroroonan ni Sky. Hanggang sa kakaisip ko kung paano mahahanap si Sky, biglang sumagi sa isip ko yung camera na dala ni Sky. Kinuha ko kagad yon at pinanood ko yung mga narecord niyang mga video. Habang pinapanood ko yon, biglang nagtayuan ang mga balahibo ko sa nakita ko. Teka, Tito! Ano yon? Panoorin nyo to! Dito naming nakita na mula pagpasok namin sa mansyon, may nakasunod na palang anino kay Sky at nakatayo sa gilid niya ang lalaking pugot ang ulo. Dito ko na naisip na yun din yung parang aninong nakita ko sa salamin. At habang patuloy naming pinapanood yon, biglang nakita namin kung paanong biglang hinila si Sky ng isang malaking taong papasok sa loob ng isang basement. Saktong-sakto yung pagbagsak ng camera. Kitang-kita na nagsisisigaw si Sky habang hinihila siya ng malaking tao na yon. Pupuntahan ko si Sky! Sasama ako. Tayo nagsimula nito. Tayo rin ang tatapos. George, hindi namin alam kung ano itong nakikita namin pero hindi kami sasama sa loob ng basement na yan. Dahil mga bata pa ang mga pinsan mo. Huwag na kayo mag-alala, Tito. Kaya na namin to. Sabihan nyo lang kagad kami. Mag-aantay kami rito. Naglakas loob akong balikan yung mansyon na yon kahit ayaw nila Tito na sumama sa amin dahil natakot daw sila sa nakita nila. Pero hindi ako nagpatinag dahil kailangan kong maibalik si Sky sa pamilya niya. Alas 4 ng hapon, pinasok namin ni Jay yung mansyon at nang nasa tapat na kami ng sekretong pinto patungo sa basement, sinabihan ko siya ng, Jay, huwag na huwag kang hihiwalay sa akin. Sige. Hindi natin alam kung anong klaseng nilalang makakaharap natin. Maghanda ka na, papasok na tayo. Dahan-dahan namin binuksan yung sekretong pinto na yon patungo sa basement. Pagpasok namin doon, George, mukhang matatagalan tayo sa paghahanap kay Sky nito. Bumungad sa amin ang napakalawak na basement. Ang daming mga kwarto at mga pinto rito. Marami ring mga gamit ang nakatambak. Hindi kami sumigaw dahil ayoko makagambala kami ng nilalang na naninirahan dito. At para hindi rin namin makuha ang atensyon niya. Ilang oras na tayo naghahanap, George, pero wala pa rin nagtutulong kahit anong bagay kung saan natin siya pwedeng makita. Napakalawak naman kasi ng hayop na lugar na to. Kung sumigaw kaya tayo para marinig niya tayo, huwag, delikado yung gagawin mo. Baka maalarman natin yung kumuha sa kanya. Baka mas lalo tayong mapahamak. Pero alas 7 na ng gabi, ipagbabukas lang natin to. Sige, tara na, bumalik na tayo. Lumabas kami ni Jay na bigo na mahanap si Sky sa basement na yon. Habang lumilipas ang oras at araw, naiiyak na ako. Dahil sa pag-aalala sa kaibigan kong si Sky, dito na ako nagpasa na ipaalam sa magulang niya ang nangyari sa kanya. Matapos malaman ng magulang niya, nagmakaawa sa akin yon na hanapin si Sky at gawin ang lahat ng paraan para makita ko lang si Sky. Dahil parang kapatid ko na raw si Sky.
Nagsuggest din sila na ipaalam na sa otoridad ang nangyari. Pero natakot ako dahil baka may batas kaming nalabag at makasuhan ako, kaya hindi ko muna ginawa yon. Dahil naniniwala ako na maibabalik ko si Sky sa amin. 5 araw ang lumipas, pero wala pa rin Sky na lumalabas sa mansyon na yon. Araw-araw akong nakatingin lamang sa mansyon, umaasang lalabas si Sky doon. Pero kahit anong titig ko, wala pa rin Sky na lumalabas sa mansyon na yon. 1 linggo na ang lumilipas simula nang mawala si Sky. Hindi na ako mapakali sa araw na to. Pakaramdam ko, ito na yung huling pagkakataon ko para mailigtas si Sky. Kaya pagsapit ng bandang 8:00 ng gabi, niyaya ko ulit si Jay na pasukin ang basement ng mansyon. At sa pagkakataong ito, hindi kami lalabas ng mansyon na hindi kasama si Sky. Kahit abutin pa kami ng pagsapit ng liwanag, gagawin ko. Pumayag naman si Jay. Pagpasok namin ulit sa sekretong pinto ng basement, nilibot namin ulit yon. At sa pagbaba namin dun, may napansin si Jay na parang nakauwang na dingding. George, tingnan mo to. Anong meron dyan? Mukhang isa pang sekretong pinto. Dali, buksan mo. Pagpasok namin dun, isa na namang malawak na bahagi ng basement. Pero sa parting to, ang ganda ng mga gamit. Mga lumang kagamitan yon. Nang makita ako yon, nagtaasa na yung balahibo ko. Parang may kakaibang oras sa lugar na to. Hanggang may nakita kaming hagdan pababa. George, mukhang may underground. Tara, babain natin. Baka nandyan na si Sky. Napahawak sa akin si Jay sa takot. Bakit? Matakot lang ako. Parang may kakaiba sa baba niyan. Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Kung mawala ka, sabay tayong mawawala. Dahil sa sobrang liit ng spasyo ng hagdanan pababa, pinauna ko na muna si Jay. Habang ako, nasa likod niya, sinusundan lang siya. Mga ilang hakbang lang, bigla akong nawala sa balanse at nahulog ako sa hagdan at naitulak ko rin si Jay pababa. At pareho kaming tumumba sa baba ng hagdan. Aray! Anong nangyari? May tumulak sa akin. Di ko alam, pero pakaramdam ko may kamay na lumapat sa likuran ko. At tinulak ako nun. Teka, may dugo ka. Saan? Pagtingin ko, dumudugo na yung braso ko at nagkaroon ako ng malalim na hiwa. Ayos ka lang ba? Oo. Halika, tutulungan na kitang tumayo. Sa puntong to, hindi ko na kayang maging matapang pa. Dama ko na yung takot at kilabot na nararamdaman ko. Nangingiyak-ngiyak na ako sa nangyayari sa amin. Dahil iniisip ko pa rin na paano kung hindi na kami makalabas ng buhay sa lugar na to. Pero nananaig pa rin sa akin na iligtas ang kaibigan kong si Sky. Dahil ayokong lumabas ulit ng hindi siya kasama. Sa puntong to, kitang-kita ko na rin yung takot at kaba sa mukha ni Jay habang inaalalayan ako nun. Okay na ako, Jay. Salamat. Kaya ko na to. Sige. Binaliwala na lang namin yon at nagpatuloy kami sa paghahanap kay Sky. Habang iniikot namin yung buong lugar na yon, nakakita kami ng pintong salamin. Hindi na kami nagdalawang isip ang pasukin yon dahil gustong-gusto ko nang mahanap si Sky ng gabing to. Pagpasok namin sa loob nun, tumambad sa amin ang napakaraming kabaong. Ano to? George, napakapit sa braso ko si Jay dahil nakakakilabot ang nakikita namin. Hindi namin alam kung anong meron dito. Kung meron bang mga patay na tao sa loob ng ibang nakasarado na kabaong na yon. Napakalawak ng loob ng silid na yon. Pakiramdam ko nung mga oras na to, meron kung anong nakatingin sa aming dalawa. Tinignan ko yung relo ko at nakita ko na alauna na ng madaling araw. Hindi na ako nag-isip ng kung ano pa. Kahit makagawa pa ako ng ingay, bahala na. Sky! 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 George, anong ginagawa mo? Wala na tayong oras para isa-isahin pa yung mga kabaong na yan. Malakas ang pakiramdam ko. Nandito lang siya. Sky! 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 Hanggang may narinig kaming talabog sa pinakadulo ng kabaong. Parang may tao sa loob nun. George, dun sa dulo! Nang marinig namin yon, dali-dali namin tinungo yon. Kahit sobrang takot na kami. Dahil hindi na namin alam kung ano yon at kung ano yung nasa loob ng kabaong na yon. Dito sa kabaong nang gagaling yung kalabog na yon. Mukhang may tao sa loob niyan. Baka si Sky na yan. Buksan natin. Nung bubuksan na namin yung kabaong, biglang nakita namin na nakalak yung takip nun. Kaya ang ginawa ni Jay, sinira niya kaagad yon. Nung bubuksan na namin yon, kumuha ako ng pamalo na kahoy sa paligid kung sakaling kakaibang nilalang yung nasa loob ng kabaong. Handa ka na? Handa na. Pagkabukas ni Jay ng takip, nagulat kami dahil nakita namin doon si Sky sa loob ng kabaong. Hinang-hina na siya at halos hindi na makapagsalita. Niyakap ko siya kaagad at sinabing, "Nandito na ako, Sky. Makakalabas ka na rito." Binuhat ko kaagad yon palabas ng kabaong.
Hindi na yun makalakad dahil sa sobrang panghihina. Parang lang tanggulay na yung katawan niya. Kaya inalalayan namin ni Jayon sa paglalakad. Paglabas namin sa kwarto na puno ng kabaong, nahirapan pa kaming hanapin yung papunta sa may hagdan na may tumulak sa akin. Dahil halos magkakamukha lang yung mga gamit na nakikita namin. Pero hindi nagtagal, nahanap din namin yung hagdan paakyat sa basement. Inakyat namin si Sky ng dahan-dahan. Pagpasok namin sa basement, biglang narinig namin na parang may sumarang pinto at tunog na may nagpadlock. Yung pinto! Dali-dali kaming tumungo doon. Pagdating namin doon, nakasarado na yun at nakalock. May naglock ng pinto! May tao rito! Imposibleng multo yan! Paano tayo lalabas nito? Nagtingin-tingin kami sa bawat gilid ng dingding ng basement hanggang may narinig kaming kadena na sinasayad sa lupa. Dito na kami kinabahang dalawa ni Jay. Papalakas ng papalakas at papalapit ng papalapit yung tunog ng kadena na yon hanggang may napansin si Jay na maliit na liwanag sa dingding. George, hawakan mo muna si Sky. Saan ka pupunta? May nakikita akong liwanag dito sa dingding na to. Susubukan kong sirain. Bilisan mo, Jay. Mukhang malapit na siya. Patuloy pa rin yung tunog ng kadenang hinihila sa sahig habang si Jay patuloy na sinisira yung taas ng dingding kung saan may konting liwanag na pumapasok. Hanggang nagawa niyang masira yon, biglang bumungad sa amin yung labas ng mansyon. Pagsira ni Jay doon, agad yun kumuha ng patungan dahil nasa basement kami at nasa taas namin yung lupa. Parang dating bintana ng basement yung sinira ni Jay at tinakpan lang yun ng mga kahoy at plywood. Pagkuha ni Jay ng tungtungan, agad siyang pumasok doon palabas. Sinunod ko namang inalalayan si Sky paakyat sa may patungan at si Jay naman ang hihila sa kanya palabas. Nakalabas naman ng maayos si Sky habang ako naiwan pa sa loob ng basement. Sobra na yung kilabot na nararamdaman ko dahil sobrang lakas at lapit na ng tunog ng kadena. Pakiramdam ko nasa likod ko na yun nung ako na yung aakyat at papasok sa butas. Hawak-hawak ni Jay yung kamay ko nung hinihila niya na ako. Biglang may humawak ng paa ko. Dito na ako nagsisigaw at sinipa-sipa ko yung humahawak sa paa ko. Jay! Bilis! Naiakyat naman kagad ako ni Jay at dali-dali kaming tumayo at inalalayan si Sky. At dali-dali kaming umalis sa mansyon na yon. Sa kabilang bahagi ng mansyon kami napunta, sa may manggahan, malayo sa lugar na pinasukan namin. Habang naglalakad kami palayo sa mansyon na yon, dito na umiyak si Sky at maya-maya nawala na siya ng malay. Dali-dali kaming umuwi para isakay kagad si Sky sa sasakyan para masugod kagad sa ospital. Nakita namin yung mga tito ko na nakaabang pa rin sa amin. Nagpatulong kami sa mga yon para maitakbo si Sky sa ospital. Pagdating namin sa ospital, dito na sinabi sa amin ng doktor yung mga nakita nila kay Sky. Nakakita sila ng malaking pasa sa ulo nito na animoy hinampa siya sa ulo. Buti na lang daw nadala kagad sa ospital si Sky dahil kung hindi raw, maaaring hindi na raw naming naabutang buhay siya dahil sa gutom at uhaw na naranasan nito. Pinatahi ko na rin yung alalim na sugat sa braso ko. Pagkalipas ng 10 araw, nakalabas na si Sky sa ospital. At laking pasasalamat na magulang nito na maayos na ang kalagayan niya. Nang ma-discharge na si Sky, pagka-uwi namin ng bahay, dito na siya nagkwento. Sabi niya, may isang malaking tao ang humila sa kanya pababa ng basement. Hinampas daw siya sa ulo nito nung nasa hagdan na sila. Kaya siya nagkapasa. At matapos yon, ipinasok siya sa loob ng kabaong at nilock daw siya doon. Galit na galit daw yung malaking tao na yon. Dahil nagambala raw namin siya, hindi namin alam kung anong klaseng nilalang yon. Dahil hindi na rin naman masyadong nakita ni Sky yung itsura niya dahil ang dilim sa basement. Isa to sa karanasan na hindi namin makakalimutan. Makalipas ang ilang araw, naglakas loob kaming i-edit yung mga video para sa vlog namin. Habang pinapanood namin yung footage, napansin ni Sky na may anino na mula palang pagpasok namin at nakasunod na pala yun sa bawat isa sa amin. Sobrang kinikilabutan kami sa tuwing napapanood namin to. Parang sa tuwing panonoorin namin yon, para kaming nakakulong pa rin sa loob ng basement ng mansyon. Simula na mangyari to, tumigil na rin ako sa pag-ghost hunting or pag-vlog. Hindi ko na rin in-upload ang video sa YouTube dahil ayaw na namin ni Sky na makita at maalala yung pangyayari na to. Dahil bangungot para kay Sky ang pangyayari sa basement. Matapos kong mapadala ang footage na to sa Rated K para itampok sa Rated K Gabi ng Lagim noong 2007, dinilit ko na ang copy namin nito. At makalipas ang ilang taon, binenta na rin namin yung bahay na malapit sa 2 hektaryo yung mansyon na yon. Wala na akong balita kung ano nangyari sa mansyon. Basta ang alam ko, hindi na kami babalik sa lugar na yon. At wala na rin kaming planong alamin pa kung ano ang bumabalot na misteryo at kung sino ang malaking taong yon na nakatira sa basement ng Haunted Mansion.